Ito yung ating itatanim. Ito yung sinasabi ko mga farmers. Kapag ang seedling natin ay sinanayin natin agad sa initan, tulad niyan, halos tirik na tirik ang araw. Isipin nyo mga farmers na sanay ang ating seedling. Kumbaga pag ating itinanim, parang baliwala mga farmers, hindi agad siya mamamatay. Hindi tulad ng galingan sa lilim, pag ating itinanim, pwedeng mamatay. Isipin nyo mga farmers, oh, halos ang gaganda ng ating seedling. Mga farmers, nandito na yung aking binilad. Kumbaga sa unang pamimitas natin, halos paunti-unti pa. Kumbaga kahit kaunti yung mga farmers ating ibilad para maging pera. Makikita nyo sa aking video, ito yung ating kape mga farmers na ating gagawing pera. Ito na yung unang harvest natin mga farmers. Ayan. Kumbaga naka-harvest na tayo. Ito ka farmers, kahit kaya kakaunti ito mga farmers, atin ang pinipitas yung mga unang nahihinog. Kumbaga meron pa tayo nakabilad. Ka-farmers, bakit kape ang mas gusto kong produkto? Sa mga hindi nakakaalam mga ka-farmers kung bakit mas gusto ko yung kape. Kaunanahan mga ka-farmers, halos napakarami kong nagagawa pag kape ang produkto ko. Sipin nyo, pag nakapitas ako sa maghapon, aking ibibilad kinabukasan, pagkatapos babalik tayo ng farm para magtanim at linisan. Sipin mo mga ka-farmers, bakit tuloy-tuloy ako nagtatanim ng kape? Kasi ka-farmers, kung isang produkto lang aking itatanim, kung lilibo tayo, kung iyon man ay durian lang mga farmers, isipin mo kung iyon lang ang nakatanim sa iyong farm, gaano katagal bago ka kikita. Hindi tulad na nagkakapi tayo at tulad nito mga farmers. Kumbaga, kakaunti pa lang ating kape at gusto natin maging pera, ay di i-process natin mga farmers. Ating balatan at ating sangagin. Mga farmers, wala naman sekreto sa pagluluto ng kape. Hindi na naman nilalagyan niya ng keso o tomato sauce para sumarap mga farmers. Kahit na anong proseso ang pagluluto mo mga farmers ng iyong kape, ubra mga farmers. Kahit saan mo iluto yan, isangag mo yan mga farmers, pwede. Hindi porket nakikita natin yung mga pamamaraan nila, hindi na tayo pwedeng magkape. Kumbaga, sa simpleng paraan, kahit tayo kikita mga farmers. Huwag kang aasa sa binta mong kape mga farmers, kumbaga ikaw dapat ang gumawa ng paraan. Tulad nito mga farmers, ang punta natin sa farm, ito ang ginagawa muna natin pagkagising sa umaga, magtitinda tayo. Tulad na yan, ayan, ang ating suki, oh, ang aga, red horse yan, ah. Ah, Dars, ayan ay, ayan mga farmers, ayan mga farmers. Kumbaga ka-farmers, pag nandito tayo, sa umaga magtitinda tayo. Kaya maya-maya pa aalis natin mga farmers. Baka mga 8. Kumbaga, gising tayo ng alas 4. Magtitinda tayo hanggang 8. Tapos diretso na tayo sa farm. Atin dadalhin yung ating mga seedling. Kumbaga, imbis na dito ako magdilig, dito ko na siya didiligan mga farmers. Then mga farmers, kukuha ako ng seedling. Halos 10 muna mga farmers dahil naka-schedule tayong mamitas. Kumbaga sa paglibot ko mga farmers, halos siguro ito na yung pisa na marami tayong may harvest. Kumbaga sa bawat araw na pagpunta natin, kung wala na tayong hinaharvest, nagtatanim tayo. Pero mga farmers, lahat ng aking seedling, kumbaga ng taon na to, nagpunla tayo, kumbaga ngayon taon, magtatanim tayo para karagdagan sa ating farm. Kumbaga meron tayong asahan paglipas ng panahon mga farmers. Kumbaga hindi namang habang panahon, bata tayo mga farmers. Farmers, huwag niyong isipin na porket may farm tayo, kikita tayo ng malaki. Kumbaga, ka-farmers, kung hindi tayo titinag at hindi natin pag-aaralan yung mga bawat proseso magmula sa pagtatanim mga ka-farmers at yung bawat araw na ginagawa natin, kumbaga hindi rin tayo kikita kahit anong laki ng farm natin kung hindi natin gagamitan ng pamamaraan. Tulad niyan mga farmers, yung araw na to nagtitinda tayo, kumbaga iniisip siguro ng karamihan porket may farm tayo, kikita na tayo ng malaki. Kumbaga ngayong araw mga farmers, ito yung schedule natin na mamimitas tayo. Kumbaga tulad niyan, halos kaya ko pa, at yung kaya ng farmers natin kasama, pwede siyang habang naglilinis siya at wala na siyang gagawin
sasamahan niya ako sa pag-harvest. Kumbaga, pag meron pang extra at maraming i-harvest, doon pa lang tayo kukuha ng tao, mga farmers. Pero ngayong araw, magtitinda muna tayo, mga farmers, bago tayo pupunta ng farm. Punta ng farm, mga farmers, ihanda na natin yung ating pagkain at yung mga dadali natin, mga farmers. Sipin nyo, pag sinabing farm, halos maraming tao, di ba? Tayo, mga farmers, dalawa lang. Kumbaga, yung araw nito, halos dalawang tao lang. Ako at yung tagalinis ko, mga farmers. Kumbaga, nadala na natin yung mga tatanim natin. Huwag na natin itatambay doon, mga farmers. Yung mga madadala lang natin na seedling, atin na agad itatanim bago tayo mamimitas. Samahan nyo ako, mga farmers, ha? Palitan, mga farmers, yung sinira ng baboy ramo. Ating itatanim doon, mga farmers, ito yung liberica at ito yung ating itatanim sa ating kapihan, yung durian, mga farmers. Halos ang dami niyan, halos 200 uli na bago natin tanim dito, at meron pa tayo ron, mga farmers, sa ating farm na ating itatanim.